Magandang umaga mga kapartner. Ako po si Jun Mark Alagdon, ang Tech Service Representative ng BASF Philippines Agricultural Solutions dito sa Davao del Sur. Nandito po ako ngayon para pag-usapan po natin ang isa sa mga hakbang para sa matugumpay na, pagpapalay. Ang paksa po na ito ay tinatawag nating Plant Health Management o ang pagbibigay nutrisyon sa ating palay. Ito po ay mahalaga sapagkat ang pagbibigay ng nutrisyon sa ating palay ay nakapagpapalago ng tubo ng ating palay at sa mismong ani. Ito po ay dapat balanse sa tamang dami, sa tamang klase, at sa tamang timing para sa bawat estado ng ating palay. Bago po tayo magbigay o maglalaan ng pataba sa ating taniman, ay dapat po alam natin ang nutrient status ng ating area. So malalaman po natin ito sa pamamagitan ng tinatawag nating soil analysis. Ang soil analysis po ay makukuha natin o maibibigay sa tulong po ng ahensya ng lokal na agrikultura. Ngayon po naman, kung wala tayong makukuha na soil analysis sa ating lokal na agrikultura, ay pwede po nating sundin ang tinatawag nating general recommendation na ibabahagi sa atin sa ating lokal na probinsya o kaya naman ay sa ating mismong mga munisipalidad dito sa ating area. Pag meron na po tayong general recommendation, ay pwede na po natin makukuha ang tamang dami ng abono o mga pataba sa ating area. Gaya po, alimbawa dito sa Davao del Sur, ang ating general recommendation po ay nasa 90-30-60. Ibig pong sabihin na ang amount na ibibigay natin ng nitrogen ay nasa 90 at ang phosphorus ay nasa 30 at ang potassium ay nasa 60. So ngayon naman po, ibahagi natin ang pagbibigay ng pataba. Unang-una po, sa unang yugto ay dapat maglaan tayo ng apat na sako ng complete fertilizers. Sa unang yugto, babalik ko po, ito po ay manggagaling 0 to 21 days pagkalipat tanim. Pangalawa po naman ay maglaan po tayo ng dalawang sakong nitrogen fertilizer para naman po sa 21 hanggang 30 days pagkalipat tanim. So para po ito sa aktibong pagsusuwi. At ang pangatlo naman po o ang pinaka-critical na estado ng ating palay o ang tinatawag natin na panicle initiation, na kung saan ang pinakadulo ng ating uway ay nagsisimula ng pumorma doon sa ilalim ng ating palay. Ito po ay aabot ng 31 to 45 days mula paglipat tanim. Kaya naman, maglalaan po tayo dito ng abono na isang sako ng nitrogen fertilizer uli at dalawang sako ng potassium o tinatawag nating muriate o potash. So tandaan po natin, ang binibigay ko po sa inyo na dami ng pataba ay guide lang po sa nabanggit natin na general recommendation na nasabi kanina. So pwede po itong magbago, depende sa lugar, depende sa klase ng lupa, at depende sa topografiya ng lupa ng ating tinatamnan. So, ngayon naman, sa ganitong paraan ay masasabi naman natin na ang plant health management talaga importanteng hakbang upang makamit natin ang tagumpay ng ating pagpapalay. Alam niyo po ba na maliban sa plant health management, kami po sa BASF ay meron ding teknolohiya. Unang-una po ay tinatawag nating Regent. Ang Regent po ay isang granular insecticide na kung saan ay pinupuksan niya ang mga mapanirang insekto, lalo na ang stem borer at iba't ibang klase ng uod. Ang Regent po ay hindi lang kinokontrol ang mga nabanggit nating mga insekto, kundi ginagawa niyang maganda at maberde ang dahon ng ating palay at higit sa lahat ang bulas nito. Dahil po sa paggamit natin ng Regent ay pinapahaba niya at pinapakapal ang ugat ng ating palay, kaya naman ay masasabi natin na walang delay ang tubo ng ating palay. Ang 10 kilo po ng Regent ay sapat na po sa 1 hektarya at gagamitin po natin ito sa pamamagitan ng paghalo nito sa ating pataba at i-broadcast ito sa unang application
o sa side dressing. Ngayon ay masisiguro natin na lalago ang tubo ng ating palay sa pamamagitan ng reagent. So ngayon naman, pagdating ng panahon na makikita natin na ang ating palay ay nagsisimula ng magsapaw, ay ipakilala ko rin sa inyo ang pangalawa nating teknolohiya. Ito po ay si Siltima. Si Siltima po ay ini-enhance niya ang nitrogen at ang tamang paggamit, kaya ginagawa niyang makapagproseso ng sariling pagkain, at sa ganitong paraan ay magiging mapintog, malaman at makikinis ang butil ng ating palay. Sa ganitong paraan din po ay masasabi natin tataas ang kalidad ng ating palay at siguradong tataas ang ating ani. Ang ating Siltima din po ay isang rice blast expert, kaya naman siguradong walang hadlang sa ating minimiting tagumpay na ani. Ang paggamit po ng Siltima ay gumamit lang tayo o magtimpla ng 8 kutsara sa isang karga na 16 liters at ispray natin. Uulitin ko po kung magsimulang magsapaw ang ating palay. So ngayon ay nasisiguro po natin na masagana ang ating ani kung gagamit tayo ng Siltima. At ngayon, tatandaan po natin mula sa paksa natin kanina na tinatawag nating plant health management, at sasabayan po natin ng ating dalawang teknolohiya na siguradong makapagpapalago ng ating ani. Nandito si Regent at nandito si Siltima. Kaya sa muli, ako po si John Mark Alagdon na nagsasabi sa inyo naway magiging masagana ang ating ani, at naway piliin po natin ang quality solutions para sa quality na ani. Tatak PSF, Tatak Quality, Tatak World Class, Tatak Alaga. BASF. We create chemistry.